duwat ka ng sambak naman po ng basura bumulaga sa taga Metro Manila matapos po ang pagsalubong sa bagong taon. Sa Balintawak, pahirapan po ang paglilinis sa mga tauhan ng MMDA. Makailang beses silang bumalik bago tuloy ang nalinis ang mga kalsada. Umabot sa mahigit 30 tonelada ang basurang nakolekta nila. Ganun karami rin ang nilinis na kalat ng MMDA at mga taga Paranaque East Management sa Baclaran. Sa parehong lugar ay kapansin-pansing pinakamaraming nakolektang basura mula sa pambalot, karton at styrofoam ng mga prutas na mabenta sa bagong taon. Sa ilang bagay naman ng Metro Manila, bumungad pagliwanag ang makapal na hamog at usok o smog dulot ng pagpapaputok. Paalala po ng mga eksperto, nagdudulot ng sari-saring respiratory disease ang smog, kaya maigi po na iwasan po ito. Samantala, narito naman po iba pa mga balita. Malapiyesta ang pagsinubong ng mga taga Tondo sa 2014. Nakalatag sa kalsada ang mga lames at upuan para sa street party. Umapaw ang mga pagkain at inuming alak mula sa mga lechon, spaghetti at prutas. Salo-salo ang mga magkakaibigan at kapitbahay. At dahil bagong taon, siyempre, hindi mawawala ang mga nagpapaputok. Ang mga sawa ng magpaputok, humawak na lang ng mikropono para magkaraoke. At gaya ng nakagawian, inabangan ang pagbibihis babae ng mga tinaguriang siga ng Tondo. Sa Divisoria naman, dumagsa ang ipang Manileño para ipagdiwang ang bagong taon. Napuno ang kalsada sa dami ng dumagsa para magkantahan, sayawan at siyempre kainan. Sari-saring pakontes din ang nilahukan ng mga dumagsa. Meron pang talent portion kung saan kanya-kanyang pasikat ang mga contestant mula sa pagkanta o kaya gaya ng ninja na ito na nagpakitang gilas sa pagpapaikot ng trumpo. Dumating naman si Manila Mayor Joseph Estrada at Vice Mayor Isko Moreno para makisaya sa kanilang mga kababayan. At para sa kanyang New Year's Resolution, target ni Mayor Estrada na ibalik ang dating ganda ng Maynila. Unahin natin ang pagwalis hindi lang ng basura, kundi pati ng mga korupsyon, lahat ng klase.